Miss Jaya, congratulations. Thank you. Oo. Ayan. Ikaw yung unang-unang pasabog na panalo agad. Chambi-chambi, di ba? Alam mo yan. Sobrang thank ano. You. Kaya mo pala mag-rap. Pag wala na talagang choice gagawin. Oh, I love rap. I love all kinds of music. So, yung rap kasi sa akin talagang isa sa mga pinakikinggan ko. Ayan. So, si Eric na lang hindi namin na papakinggan mag-rap. Marunong yan. Ang galing-galing. Ang galing-galing ni Eric ko. Ay, proud na proud siya na sinabi sa stage na ang gwapo-gwapo mo. Eh, gwapo naman kasi talaga siya. Nainis ako. Hindi kayo magselos si Angeline. Hindi naman. Ay, talagang may. May talagang may. Si Angeline talaga kasali pa. Angeline palagi. Ay, ano mo i-handog yung trophy mo? Ano pa? Ano mo i-handog? Siyempre sa nanay ko, minamadali nga ako ng isang audience doon. Pero, I really, really, mga ganitong accomplishments, you know, it's like, talagang sa family mo to eh. And I even, ang dami ko pa nakalimutan, yan na naman, the fans, and everyone who downloaded the music, doon sa buong album. Ang dami ko pang di na thank you. Pero, anyways, alam naman na nila yun siguro na. I didn't, si mama mo naman talagang ang nag-influence sa'yo sa music, diba? Ano to? Si mama. Mag-thank you. Nag-aaway talaga. Hindi, si mama mo yung nag-influence sa'yo sa pagkanta, di ba? Oo naman. At ang tatay ko din, singer-musician. So, siya naman talaga yung nakarinig sa potential ko. Even at the very young age, 3 years old, 4 years old, alam na niya. Ano? Tanong ka na. Salamat ka. Salamat. Yung hindi mo napasalamatan sa stage. Oo nga eh. I think, sa lahat ng mga sumuporta sa akin all these 30 plus years, lahat ng mga bumili ng CD, cassette, nagda-download sa mga digital platforms, lahat po ng nakakakilala kung sino ako, para po sa inyo itong panalo ko also. Para sa inyo ito at hindi ko makakalimutan ang mga suporta at pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Pag ilang win mo na yan sa PMPC? Di na mabilang. First? True? Hindi ko alam. Parang napakarami mo na. Tama kasi yung ano, bago na kasi PMPC, 10 years na. Matagal na siyang singer eh. Ang dami niyang album. Yung Dahil Tanging Ikaw. Pwede ko ba sabihin yung ibang? Awit. 11 meron na. Meron na siya. Anyway, huwag na natin mo na yun. Huwag na natin pagtalunan pa yan. Meron na. Research mo. So, ibig sabihin, first time mo yan sa ano, diba? Swerte nga naman. Oo, si Jaya. Ayan, ano mga message mo sa fans ngayon parang wala na yung dating katulad dati na buwibili talaga sila sa stores ng mga album kasi ngayon download na tapos hindi na sila nakapagpa ang tawag yan, autograph, ganyan. Marami pa namang ganyan, lalo na sa ibang bansa, nakakadala kami ng mga CDs or yung mga may CDs na pinipirmahan namin, take pictures with them. Alam mo, kahit na download yan, kahit na original CD, yung mismong support at natatandaan nila yung kanta, yun ang importante sa amin. Yung talagang naisa sa puso nila yung mga awitin. Lalo na sinasabi, yung marriage ko, ganito gano'n, dahil sa kanta mo, ha? So yung kanta ko eh, hindi naman siya ano. Pero talagang gusto nila yung gano'n eh, nare-remake at nakaka-relate sila. Tapos nakikita nila yung singer, so they thank you for it. So ako, I really thank everyone na lumalapit sa akin pag may chance. Jaya, ano, question naku, sa... Naku, ayan na. Teka, sana ka. Dito naman yung walang aircon. Sa ano, sa yung napipintong pagsara ng ABS-CBN. So, just in case matuloy, ano ang pwedeng option ni Jaya? Kasi kalilipat mo lang from GMA7 to ABS-CBN. Anong option na pwedeng gawin? To be honest with you, wala akong alam kung ano yung internal na problema ng buong network with I don't even know what. Ang sa akin is, for as long as I can sing and there are digital platforms, I think we will be okay. And syempre hihintayin ko lang naman kung ano yung decision. I have a management who really takes care of me and kaming lahat ng mga artists na both nasa GMA and ABS. So, marami kaming options. But for now, I really have no idea what's gonna happen or what is happening. Ayoko namang makisawsaw sa hindi ko alam. So, God will take care of the rest.
tsaka gadyaya ka kahit sa kapunta. Wow! Gadyaya ka na. Gusto ko naman yung diba? Ganyang mga pa-R&B yes. Album of the year. Magkakaroon ba ng album of the year si Jaya? May album of the year ka pa, diba? Album of the year? Alam. Meron ka pa, may mga dalawa yan. May nomination pa. Kaya wag ka muna mag-ano. Makagabi mo ito ngayon. Dahil nag-rap ka. Dahil sa pag-rap mo. Salamat, salamat talaga PMPC. Napapakuha. Naliw ako. Marami-marami sa'yo. Tapos, mayroon pa. May isa pang question. Di ba hinamon ka dati ni Mystica sa showdown? Anong opinion mo doon? Wala. Kasi parang naman, yung kay Shirley po, yung kay Shirley Puentes na nagsimula yun. Parang kinampihan niya si Shirley Puentes. Alam mo, ikaw daw ang nag-gong. At the end of the day, panoorin niyo na lang kasi yung video. And you know, Mystica, I met her a few times dati and I really feel bad with what she had said, how she acted. And for me, I just pray that everything's okay with her. She's a very talented singer. She should continue doing what she does best, which is sing and perform. And I'm pretty sure napakarami din ng mga fans niya na gusto rin siyang makita ulit sa entablado. So for me, all the best to her. Wala, no hard feelings. As a matter of fact, I thought it was pretty funny. Kasi gusto niya sumali sana dun sa Celebrity Edition. Hindi naman ako may-ari ng TMP at ng ABS at ng Showtime. Pero kailangan ko daw niya kasabay at ka-showdown daw. Papayag ka, if ever mabigyan kayo ng show, magkipag-showdown sa kanya. Huwag na lang gano'n. Next page. Next question. Page 29. Okay, maraming salamat. Miss Jaya, anong message mo sa mga fans mo na lang? Maraming salamat. God bless all of you. And I know that you're wondering kung ano pa yung mga susunod na hakbang. Alam nyo, sa akin, as for as long as I'm singing, and lahat kayo ay nakaka-relate and natatouch, that's really all I kind of wanna do in this lifetime. Ang kantahan kayong lahat. So maraming salamat.